Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal sa Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay may kinalaman po sa ingay na naririnig natin sa iba't ibang social media platforms, sa Facebook man yan, sa Instagram man yan, or sa Twitter. Ano bang ganap talaga, Mr. Pinas, na dapat nating pag-usapan? Ito yung sinasabi nilang kinaltasan na naman ng proyekto itong si Maine Mendoza dahil po sa pagdikit nito kay Alden Richards sa Itbulaga. Ito raw di umano ang gante ng AAA kay Maine Mendoza na siyang kasangga naman ng APT. Diba? Dahil po sa nangyayari ngayon sa Itbulaga na ang daming inis na nakikita si Maine at saka si Alden na magkasama po sa Itbulaga. Ito na po yung mga one-sided fans nila. Diba? So, totoo nga ba talagang kinaltasan ng proyekto itong si Maine Mendoza sa pagtatapos ng Daddy's Girl dahil sa pagdikit nito kay Alden Richards? Yan ang mga pag-uusapan natin maya-maya lamang. At syempre, hindi rin naman mawawala sa mga pag-uusapan po natin, ano? Ito pong wala na naman pong choice, wala na naman pong nagawa ang isang Maine Mendoza kundi gamitin po nila ang sarili, no? Itong si ang gamitin po yung pag-identity, no? Hindi lang yung pagkatao kundi yung identity mismo ni Maine Mendoza para po dito po, no, sa kaparusahan kanyang hinaharap ngayon. Ba't ba kailangan nilang parusahan si Maine? Bakit ba ganito yung pinagagawa nila sa kanya? Bakit ba ginagamit at ginagamit ang kanyang pagmumuka? Yan ang mga pag-uusapan natin. At kasama ang mga latest na ganap pa sa kanilang dalawa. Sabi ko naman sa inyo, basta't may kinalaman kay Maine at kay Alden, pag-uusapan po natin lagi ang mga bagay na yan, ano? At ngayon nga po, no, galing po kasi ng La Union ang aming editor. Ngayon po siya ay nakabalik na, back to normal schedule na po ulit tayo. Gustuin ko man po talagang ako yung mag-edit at i-post ito. Hindi po ako marunong, ano? Puro record lang tayo dito. At bilang po sa salamat, naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin. Kani-kanina lang. Sabi po dito ni Miss Ellen Amurao, sabi niya rito, good day Mr. Pinas. Ang saya-saya manood pag walang asungot. Dahil solong-solo ni RJ and Meng ang moment. Nakakagalaw at kilos sila ng walang umaharang. Parang umaayon ang tadhana dahil nagkataon pang andon si RJ nung sinabi ang kasal kuno ni Meng at Panot. E di, supal pa lang lahat sa pambabasag ng double cards sa sinabi niya, no? Pati si Meng ay sinabi niyang fake news yon. God bless and thank you, no? Yun nga po yung ating nakitang edge, no? Yung talagang advantage, no? Ang advantage talaga nito kapag wala yung mga ahas sa studio, lumalabas ang katotohanan. So JDL lang na nandun, di ba? Sino bang traitor lang ang nandun? Si Mama Alan kay lang naman ang traitor na nandun. Pero ang nagpatunay ng lahat-lahat, ano, ay si Kuya Ryan, si Kuya Paulo, di ba? At ang iba pang double cards. At mismong si Maine Mendoza ang nagsabi nito na fake news ang sinasabi nilang patungkol sa kasal-kasal na yan. Di ba? Wala na tayong magagawa doon, sa kanila na po nagmula ang lahat. At para naman po sa ikalawa nating komento, ito naman po yung mula kay Miss Caroline Zita. Sabi niya rito, good AM po, Pinas Showbiz News ngayon. Salamat po sa update kina Maine at kay Alden. Namiss po ng Trublooded Alden Nation ng tatlong araw po kayong walang update kina Maine at kay Alden. Why po? Welcome back po ulit. Totoo po yun, ano? Sir Pinas, ang saya po ng Trublooded Alden Nation noong Thursday. Present si Maine at saka si Alden at wala po yung isa na laging pumupulupot kay Maine. Kaya malaya sina Alden at Maine, ano? At noong araw din yun. Kaso, kinabukas and present na. Present na siya. Akala ko nga tuloy-tuloy na ang pagpasok, no, hanggang Sabado. Sir Pinas, tanong lang po, nakita po ba ninyo ang post ni Enchong D sa IG niya na sinasabi po niya na isa daw po sa groomsmen at pinili ng lover niya sa kasal nila ni Maine at may caption na yes at padala daw po yung ni Bakling sa kanya. At balita po sa birthday po ng sister niya, walay si Maine, ano, na pumunta doon kung si Enchong D ang nandoon sa birthday. At walang Maine, at wala man lang greeting si Rhea, no, mula kay Maine.
kahit man lang IG, nakalimutan na mag-post yung may hawak ng account ni Main to greet Ria's birthday, no? Salamat po. When it comes to the birthday party, no? Mamaya po natin pag-uusapan 'yan. No, kung paano po nila ginaganito si Main Mendoza. At maraming salamat po sa pang-real talk ninyo. Yun po yung maipapasalamat ko, no? Yun po yung talagang lubos-lubos kong pinasasalamat. Dahil hindi na po, alam niyo yan, hindi na natin kailangan pa isa-isa yan ng lahat. Dahil nakikita at nakikita ng mga viewers and subscribers natin kung anong ginagawa kay Main at kay Alden. Thank you po. At ang ating ikatlong komento ay mula naman po kay Miss Doris Latupan. Sabi niya rito, "Hello Mr. Pinas, I was watching It Bulaga last Thursday and that girl is a Pinoy Henyo contestant. It so happened na wedding coordinator si Ate Girl. Parang ang sinadya niyang itanong yung wedding kuno kay Mengay. Good for her, sumagot si baby girl. Nang di totoo yun, obviously, sumama ang expression ng mukha ni hubby kaya tumabi siya kay Mengay. Sabay sabi ni Paolo, fake news yon." At tama po kayo doon, nakita ko po yon na pagkakasabi nga po ni ating coordinator dun sa Bawal Judgmental, sa Pinoy Henyo, no? Ang nangyari po doon, sumimangot talaga si Alden nung marinig po niya yung ganyang bagay. At ngayon, si Mina po ang nagsabi na fake news yon. At then after that incident, si Mina po ang lumapit, di ba, kay Alden. Talagang all throughout the show, yon, magkasama na po yung dalawa. Diba? Alam na alam po natin yun. At dagdag pa nga niya rito, "Ako rin, Mr. Pinas, halos ayaw ko nang humarap, no? Ayaw nang humarap ng mga mata ko dahil sa kanila, lalo nang nakafocus, no? Dumadamob si RJ para-paraan, di siya nakatiis." Totoo po yun. Ang dami-dami pong pagkakataon sa Itbulaga na nahahagip po sila ng camera. Nakikita po natin kung paanong dumadamob si Alden, kung paano dumadamob si Main. Dalawa po sila eh. Hindi natatapos sa isa lang. Diba? At ngayon, pag-usapan muna natin ang sentro ng ating mga updates. Dahil po sa hindi nila mabitaw-bitawan, hindi po nila mapagbawalan itong si Alden at saka si Main na magsama at laging magdikit sa Itbulaga, wag laging magdikit sa Itbulaga, ano? Ito ang nangyayari. Ang daming spekulasyon ang kumakalat sa social media na si Main Mendoza po ay tatanggalan ng isa pang proyekto, no? Talagang ilulugmok nila si Main Mendoza dahil po sa pangyayaring ito, dahil hindi nga raw po ito nagpapapigil. Ito po yung may kinalaman sa statement nitong director na ito. Ito po yung director na sinasabi niya, no, kiniklaim niya na taga-UP daw po siya. At dahil nga po taga-UP raw po siya, may karapatan na po siyang bastos-bastusin ang mga viewers na nagbibigay sa kanila ng mataas na ratings at ng salapi. Diba? Sabi niya rito, "O ano? Masaya na ba kayong lahat na mag-i-end na ang Daddy's Girl? Hindi kayo yayaman sa pagbabatikos ninyo sa aming show ni na Bossing Vic Soto at Main Mendoza. At hindi kayo kikita, no, sa pambabash nyo. Ipagpatuloy nyo lang, ginagawa nyo may karma." Yan po yung sinasabi niyang may karma daw, ano? Pero sa aking palagay lang naman, ano, sa aking kaloob-looban lang naman at interpretasyon sa mga nangyayari, sana po yung paniniwala niya sa karma yun po yung kanyang dalhin, i-apply sa totoong buhay, 'di ba? Dahil sabi nga nila, kapag ikaw ay naniniwala sa karma, mayroon tayong tinatawag na dalawang karma, good karma and bad karma, 'di ba? Kung malinis ang intention mo, wala kang ibang ginagawa kundi sa ikabubuti ng iba, 'di ba? Sa ikabubuti rin ng sarili mo. Talagang good karma ang babalik. Pero kung lahat po nang nandoon ay puro kabulus, talagang puro kapalpakan, lahat na ng negativities ay nandoon, talagang bad karma ang babalik at babalik. Diba? Again, hindi po ako naniniwala na dahil po si Main Mendoza at Alden Richards ay nagkakasama sa Itbulaga, kaya po siya tinanggalan ng show. Okay? Kaya po natanggalan, hindi po natanggalan, ano, kaya po mawawala ang Daddy's Girl dahil nga po hindi na ito humahakot ng matinong ratings. Papalitan po yan ng GMA kung saan mas mataas ang ratings na kanilang inaasahan compare sa Daddy's Girl. Yan po yung bad karma na nangyayari ngayon sa kanila. Ngayon, bukod nga riyan, pag-usapan din po natin, ano, itong sinasabi ng mga netizens na parusa ang ibinigay kay Main Mendoza kaya nabawasan ng proyekto. Hindi lang po yun, ano, pero iba't ibang rason pa ang kanilang tinitignan. Isa na nga rin po rito, no, ay yung sinasabi nilang gusto nilang sirain ang isang Main Mendoza dito sa GMA, sa
Itbulaga dahil ninanais po nila na ito ay ilipat, itong San Juan Mendoza, ilipat sa ibang istasyon. Diba? Kaya nga po, bukod nga po dyan, eh, nagamit na naman po ang pagmumuka ng isang main Mendoza dito po sa birthday daw, di umano, itong kapatid ni Panot. Pero yung on the date, no, ng birthday na yon, wala po talagang menggay na nakita. Ay, ako! Nakakabwisit at nakakapikon na lang, ano, yung mga pinaggagawa nila. Lalong-lalo na po, dito sa social media na iba't ibang social media manager ang nangunguna para po ipagduldulan na nandun nga raw po si Main Mendoza. Uulitin ko lang, usong-uso ang deep fake na sinasabi natin. Si Alden na po ang nagpakita niyan sa atin kung paano ginagawa ang deep fake. Marami pa tayong dapat abangan. Muli, ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.